Kahit po natin kumaya para sa ating prayer. Yes, Father. Lord God, maraming salamat po sa umaga nito. Lord, we just want to thank you for this wonderful Sunday morning. Lord, we ask for your spirit to come upon to each and every one of us. As we fill this house, Lord, with songs of praise and worship, as we glorify your name, Panginoon. Lord, maraming salamat sa lahat ng pagkakataon, Lord, na binigay mo sa amin. Lord, patawarin mo kami for those times, Lord, na nakakalimot kami, Lord, na we worry too much, Lord, na napapamulahan kami ng takot, Panginoon, sa lahat ng mga sitwasyon na pinagdadaanan namin. Lord, at times nakakalimutan namin na we have a powerful God. Your goodness is all over the place, Panginoon. And at times, Lord, nakakalimutan namin na nandyan kayo palagi for all of us. Lord, we just want to honor your name, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga struggles na pinagdadaanan namin, Lord. Salamat for always lifting us, Lord. Sa mga alalahanin namin, Lord, na kung tutuusin, Lord, ay napaka-imposible sa amin na isolve. Pero sa inyong mga kamay, Panginoon, nothing is impossible, Father God. Lord, this day, we just want to give you praise and thanks, Lord. Lord, pinagdarasal namin ang bawat isa na naandito, Lord God. Kayo po ang mag-touch sa hearts ng bawat isa. Lord, alam niyo yung mga battles namin, Lord, na we just want to fix our eyes on you, Lord. Lord, sa mga kasamahan namin na wala pa, ingatan niyo sila, Panginoon. We just want also, Lord, to thank you for the talent na binigay mo sa aming music ministry, Lord, na kayo po magbigay sa kanila ng wisdom, Panginoon, na through their hands, Panginoon, through their voices, Lord, mas lalo pa namin kayong mapasalamatan, mapurihan, Lord God. Lord, salamat sa buhay ng aming mga pastor, Father God. Kayo po ang magbigay sa kanila ng wisdom na kung ano man ang gusto niyong mensahe sa umagang ito ay may iparating sa amin ng tagos sa puso, Panginoon, na hindi lamang, Lord, sa thought, kundi sa action ay madala namin, Lord God. Father God, we just want to thank you this morning, Lord. Sa inyo, apapuri, Father God, all of this in Jesus' name is. Amen.
Yeah.
Thank you.
our voices to God. Once again, let's say nothing else matters. Pinagpapasalamat po natin sa Panginoon ang katiyakan ng kanyang kapatawaran. Tiyak ang kanyang mga pangako na kapag sinambit natin ang ating mga pagkukulang sa kanya, tayo lilinisin niya sa lahat ng ating mga pagkakamali at igagawad ang kanyang kapatawaran. Patuloy din natin pinagpapasalamat sa Diyos ang dugo ng kanyang bugtong na anak na si Jesus na siyang naghugas ang buong buo sa lahat ng ating mga pagkakasala at pagkukulang. At dahil sa ating pagsampalataya sa kanyang ginawa sa krus, nakatitiyak tayo na ngayon binabasa tayo ng Diyos bilang mga taong matuwid, bilang mga taong malinis. At ito ay hindi ayon sa ating pagsasagawa, kundi ayon sa ginawa na ng ating Panginoong Jesus. Papuri sa iyo, O Diyos. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat, hinanap mo kami kahit hindi kami kahanap-hanap. Salamat, nilapitan mo kami kahit hindi kami karapat-dapat lapitan. Salamat kung kami ay nakasadlak pa sa kasalanan, ay iniahon mo kami, Panginoon. Hindi mo kami hinintay na pumunta sa iyo, bagkus
Ikaw na ang naghusa na lumapit sa amin. Salamat po. Ito ay biyaya mo. Ito ay pag-ibig mo. At ngayon, Panginoon, handa ang aming mga puso upang makinig sa iyong mga salita. Salamat sa iyong banal na Espiritu na ngayon ay kapiling namin upang magbigay ng aral, upang magbigay ng liwanag sa mga talata na aming pong pag-uusapan. Minsan pa, O Diyos, pinabalik po namin sa inyo ang papuri at pasasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesus, lahat po tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po nating sabihin ang salita ng Diyos. Nagliligtas ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos. Nagpapala. Sabay-sabay po nating sabihin today, I receive the blessings in the word. Ulitin po natin, today, I receive the blessings in the word. In Jesus' name, Amen. Amen. Bago ko po basahin ang ilang mga talata galing sa Bagong Tipan, tayo po'y lumingon sa ating mga katabinitian natin sila at batiin po natin minsan pa ng Happy Lord's Day. Welcome back to our worship service. Masaya po tayo sapagkat muli na naman tayo nagkasama-sama upang papurihan at pasalamatan ang ating Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay ating pong kinuha sa aklat ng Mateo, Kabanata 1, Talata 9 hanggang 12. Ganito po ang ating matutunghayan sa mga talatang ito. Pagkatapos nilang marinig ang bili ng hari, umalis na sila. Habang naglalakbay sila, muling lumitaw ang bituin na nakita nila sa silangan at labis silang natuwa. Nanguna sa kanila ang bituin hanggang makarating sila sa kinaroroonan ng sanggol. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang sanggol at ang ina nitong si Maria. Lumuhod sila at sumamba sa sanggol. Inilabas din nila at inihandog sa sanggol ang mga dala nilang ginto, insenso at babangong mira. Nang pauwi na sila, binalaan sila ng Diyos sa isang panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daan ng pauwi. This is the word of the Lord. Salamat sa Panginoon. Maari na po tayong maupo, brothers and sisters. Ang pamagat po ng message na ating pong pag-aaralan ngayong Lord's Day ay aking pong tinawag na ganito, ang tamang paghahanda sa paparating na Kapaskuhan. Pwede bang tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo sa kanya, handa ka na ba sa Pasko? Ako naman ang magtatanong sa inyo, excited na ba kayo sa Pasko? Yung ilan ay excited, yung ilan hindi masyado kasi gastos na naman yan. Pero palagay ko, sa kabila ng maraming gastusin ay mas nangingibabaw naman ang ating excitement. Amen? Hindi nyo po na itatanong, 45 days na lang Pasko na. Malapit na talaga. At magsisimula na naman ang ating taunang pagdiriwang ng simbang gabi. Nagsisimula po yan December 15. Christmas is the time to celebrate and remember the goodness of our God. 700 years bago isilang si Jesus, nahulaan na ng isang prophet na darating ang Kristong sanggol. Ito po ay mababasa natin sa Isaiah chapter 9, verse 6 na ang sabi, sapagkat isang sanggol ang sa atin isinilang, anak na lalaking kaloob sa atin.
sa isag ng kapangyarihan na sa kanyang balikat at inihayag ang kanyang pangalan, kahangahangang tagapayo, makadiyos na mandirigma, amang walang hanggan, prinsipe ng kapayapaan. Ayon po sa talata na ating binasa, ang ibinigay ng Diyos sa buong mundo ay isang sanggol, isang bata, isang baby. Tatanungin ko kayo, ano ang nararamdaman ninyo kapag nakakakita kayo ng isang bagong silang na sanggol, na baby? Palagay ko, natutuwa kayo. Palagay ko, naaaliw kayo. Nae-excite kayo at nakukyutan pa nga. Tama ba? Gigil na gigil kayo at parang gusto nyong hawakan at kargahin ang babying nakikita ninyo. Gusto nyo ring lapiruting maigi ang mataba nitong pisngi at kurot-kurutin ang malalong ganisa nitong kita. May gitil-gitil. Pero kung iisipin natin, ang pagdating ng Panginoong Jesus sa anyo ng isang baby, sa anyo ng isang sanggol, ay hindi po masasabing positibong bagay, kundi ito po ay isang negatibong bagay. Bakit ko po ito nasabi? Kasi ang pagdating po ng Panginoon sa anyo ng isang sanggol ay isang uri ng pagpapakumbaba o pagpapakababa. Alam nating lahat na ang baby, ang isang sanggol, ang isa sa pinakamahinang nilalang dahil kailangan niyang umasa sa iba. Kakaunti lamang ang kanyang magagawa para sa kanyang sarili. Hindi nito kayang pakainin ang sarili ng gerber o serelak. At mas lalong hindi nito kayang paliguan ang kanyang sarili. Hindi rin ito kayang magpalit ng diaper on his or her own. Pag may rashes, kailangan may tutulong sa kanya. Kailangan niya ng tao, ng assistance ng mas nakatatanda para mabuhay. At sa ganyang kalagayan po dumating ang Panginoong Jesus. Hindi po siya dumating na may edad na. Dumating siya sa anyo ng isang helpless. Thank you so much. Kung sihal talaga, sabihan mo nga yun. Ah, may bagyo bukas. Ah, mag-prepare lang. Basura. Ha? Ano po yun? Basura at bagyo. Okay. Ah, okay. So kaya po pala, may nangangaral din sa labas. Well, anyway, sa ganyang anyo po dumating ang Panginoong Jesus sa anyo ng isang mahinang nilalang, sa anyo ng isang helpless na human being, sa anyo ng isang sanggol. Kaya sa kwento ng Pasko, makikita natin ang pagpapakababa at pagpapakumbaba ng Diyos na kailangan niyang daanan at iisin. Bahagi iyan ng proseso na kanyang ginawa upang ikaw at ako ay iligtas. Kaya masasabi po natin, gagawin ng Diyos ang lahat. Gagawin ng Diyos ang lahat-lahat, pati ang pagpapakababa. Mailigtas lamang ang kanyang bayan. Ang sabi sa Galatia chapter 4 verse 4, ngunit nang dumating na ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo. Ipinanganak siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Pwede namang lumitaw na lang si Kristo noon sa alapaan at unti-unting bumababa sa lupa na parang si Thor o di kaya si Darna, nakataas pa ang kamay at paa.
then kumukulog-kulog ng konti, may effects, and then glitters everywhere. Ngunit hindi po niya iyon pinili. Pinili niya ang daan ng kababaan. Isinilang ang ating Diyos, ang ating Panginoon, sa pamamagitan po ng isang teenager na dalagita. Ang sabi po ng mga nag-aral, maaaring 16 years old or 17 years old. Ang Panginoong Jesus ay dumaan sa natural na proseso ng kapanganakan at dumaan sa natural na dinadaanan ng bawat ipinapanganak. Huwag niyo nang itanong kung ano yun. At unti-unting lumaki kagaya natin. Kaya po hindi glamorous, hindi magarbo ang pagdating ng Haring Kristo sa daigdig hari, pero hindi glamorous ang kanyang kapanganakan. Siya ay nagpakita sa anyong mahina, mababang mababa, alang-alang sa iyo at sa akin na kanyang bayan. That is why makikita natin that God is willing to suffer for us in order to serve us and to save us. Yan ang kayang gawin ng Diyos para sa taong makasalanan. Hindi tayo karapat-dapat. But He took on a very lowly form upang tayo pong lahat na Kanyang bayan ay mapabalik sa Kanya. Ngayon po ay November na. Marami na tayong napapansing mga ilaw, mga awiting pamaskong pinatutugtog. Madalas na nating naririnig ang mahiwagang boses ni Jose Marichan. At marami na ang abala sa paghahanda para sa Kapaskuhan. Naglilitawan na ang mga tindahan ng puto bumbong kung saan-saan. Yung iba inilalabas na ang kanilang tagong Christmas tree, pati na rin ang mga parol. Yung iba naman, inuunti-unti na ang pamimili ng regalo dahil ayaw sumabay sa busy season ng December. Wala pong masama sa mga bagay na ito. Walang masamang maghanda at walang masamang magsaya dahil nalalapit na ang Kapaskuhan. Pero ito ang nais kong ipaalala sa ating lahat, kasama na ako. Baka makalimutan natin ang tunay na diwa ng Pasko. Baka malimutan natin ang true meaning of Christmas season. Kaya napakahalaga na maitanong natin, bakit nga ba isinilang si Kristo? Sinilang ba si Kristo para magkaroon tayo ng queso ribola? Para magkaroon tayo ng regalo sa ilalim ng Christmas tree? Para magkaroon tayo ng bagong damit? Para makapasyal tayo sa araw ng bakasyon? Bakit nga ba isinilang si Kristo? Bakit may Pasko? Bakit ngayong November naghahanda na tayo? Ang sabi sa Matthew, Mateo chapter 1, verse 21. At narito po ang sagot sa tanong na yan. Manganganak siya ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang sinabi po ni Mateo sa verse na ito ay katuparan ng hula na napakaraming taon nang nababanggit noong araw. Alam po nating lahat na ang kahulugan ng pangalang Jesus, the meaning of the name Jesus is Savior or Jehovah saves, God saves. At ang kanyang misyon, ayon sa talatang binasa natin, ay iligtas ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Yan ang diwa ng Pasko. God sent His only Son to save
His people from their sins. Kaya, nangangahulugan lamang na noong isilang si Jesus, meron na siyang tinatawag na kanyang bayan. At ang layunin ng kanyang pagdating ay iligtas ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. That is the true meaning of Christmas. Kaya ito ang tanong na mahalagang dapat nating pag-isipan ngayong Pasko. Hindi kung may budget ba tayo for Noche Buena. Bagaman yes, dapat paghandaan yan. Hindi kung ano ang dapat nating ireregalo sa ating mga mahal sa buhay. But yeah, walang masamang paghandaan yan. But the most important question that we need to ask this Christmas season is this. Tayo ba ay kabilang na sa kanyang itinuturing na bayan na kanyang pinuntahan para iligtas? Bawat isa po sa atin kailangang sagutin ang napakahalagang tanong na yan. Kung ating babasahin ang chapter 1 ng Mateo, mapapansin natin na binanggit ang genealogy. Narinig niyo na po yung salitang yun? Genealogy. Pag sinabi pong genealogy, family tree. Family tree ni Jesus o yun pong listahan ng kanyang mga ninuno upang maipaliwanag sa mga babasa nito na si Jesus po ay dumating bilang isang hari. Kaya nga nabanggit sa kanyang family tree na siya ay anak ni David. At kay David po ipinangako ang pagdating ng tunay na hari. Sa kanya ipinangako ang kahariang hindi magwawakas, a kingdom that will never end. Kaya kay David lamang matutunton ang kingly line o linya ng pagkahari ng Panginoong Jesus. Kaya doon sa family tree, mababakas po natin si David at sa dulo ay si Jesus. Patunay na si Jesus po ay isinilang para maging hari. Hari nating lahat at hari ng buong San Sinuko. At mamaya po, mas lalo pa natin ipapaliwanag kung ano ba ang kahulugan ng pagiging hari ni Kristo. Pero bago yon, basahin po muna natin ang sinasabi ni Lucas patungkol po sa pagiging hari ni Jesus. Sabi sa chapter 1, verse 31, magbubuntis ka at manganganak ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus. 32, magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng ninuno niyang si David. 33, maghahari siya sa mga lahi ni Jacob magpakailanman. Ang paghahari niya ay walang katapusan. His kingdom, his reign will never end. Sa verses na ito, makikita natin na si Jesus ang tunay at nag-iisang hari. Ipinapakita rin ito na siya'y ipinanganak upang maghari talaga ng walang humpay. Yan din ang dahilan kung bakit sa Bible tinatawag si Jesus na King of Kings and the Lord of Lords. Noong araw na ipanganak ang Panginoong Jesus, may mga anghel na nagwika sa chapter 2, verse 11, at ang sabi nila, sapagkat isinila ngayong araw sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, inulit na naman, King David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Dito makikita natin ang Panginoong Jesus, hindi lamang bilang isang tunay na hari, kundi ipinapakita din po sa atin ng verse na ito yung tinatawag ng mga dalubhasa na the center of history. And the center of history is none other than
Christ Himself. Si Jesus ang sentro ng buhay. Jesus is the central figure in all of history. Alam nating lahat na ang ibig sabihin, alam po nating lahat kung ano ang kahulugan ng BC at AD sa history. Narinig niyo na po ba yung mga words na yan? BC at AD. Hindi pa narinig. Narinig niyo na ba yan? Ang BC, ano pong kahulugan niyan? Ang BC, ang ibig sabihin po ay before Christ. At ang AD, ang kahulugan po niyan ay Anno Domini. Na salitang Latin ang ibig sabihin ay in the year of the Lord o sa taon ng Panginoon. It only proves na maging ang history nagte-testify sa sinasabi ng Book of Luke that Jesus is the central figure in all of history. Subalit may mga tao hindi naniniwala sa Panginoong Jesus na gustong tanggalin ang kanyang pangalan sa kasaysayan at para bang allergic na allergic sila sa pangalan ni Christ. Kaya ngayon, yung BC, pinapalitan nila ng BCE na ibig sabihin Before Common Era. At ngayon, pinapalitan din nila ang AD sa history ng CE na ang ibig sabihin ay Common Era. Allergic na ngayon ang mga tao sa pangalan ng Diyos. Allergic na ngayon ang mga tao sa pangalan ng Kristo at pilit na tinatanggal si Kristo sa gitna ng kasaysayan. And some even say na hindi naman talaga ipinanganak ang Kristo. Siya ay katang-isip lamang. Pero kahit na po anong gawin ng tao, kahit na anong gawin nila, hindi pa din mababago ang katotohanan na ang pagsilang ng Panginoong Hesukristo ang sentro ng kasaysayan. Jesus is the center of history. Sabihin mo sa iyong katabi, Jesus is the center. You are not the center. Gula tayo. We are not the center of this life. This life is not about us. Kaya bawas-bawasan natin ang masyadong focus sa problema at iba pang mga bagay. Hindi iyan ang sentro ng buhay. Ang sentro ng buhay ay si Kristo. Kung si Kristo ay nasa iyong buhay, walang kulang sa iyo, buo at kumpleto ka. Buo at kumpleto ka, kapatid. Walang kulang sa iyo. Sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga problema, if you know that Jesus is the center, you can still say to yourself, my life is blessed. My life is complete. Because after all, life is not about me. It's all about Jesus. At yan po ang diwa ng Pasko. At ngayong alam na natin kung ano ang diwa ng Pasko, ano kaya ang dapat na maging tugon natin kay Jesus at sa kanyang pagdating ng araw? Ano ang tamang tugon sa pagsilang ng Kristong Hari? Doon po sa Mateo chapter 2, ay makikita natin ang tatlong paraan ng pagtugon sa pagsilang ng Kristong Hari o the three types of responses to the birth of Christ the King. Tingnan po natin ang unang tugon. By the way, ilan po ulit ang tugon na makikita natin sa story ng Christmas?
Ilan? Tatlo. Tandaan ninyo, tatlo. At tingnan po muna natin ang unang tugon sa kwento ng Pasko. Ang unang tugon ay ang tugon ni Haring Herodes. Nakakalungkot ang tugon ni Haring Herodes sa pagsilang ni Kristo dahil ang tugon po niya sa pagdating ni Kristo ay pagkatakot. Fear. Sabihin po natin, takot. Fear. Yan po ang naging tugon ni Herodes sa pagsilang ni Kristo. Hindi siya na-excite. Hindi siya natuwa. Hindi siya nagsasayaw. Hindi siya nangaruling sa saya. Kundi ang naging tugon po niya sa pagdating ni Jesus ay takot. Sabi ng Matthew chapter 2 verse 3. Nang mabalitaan ito ni Herodes, nabagabag siya at pati na rin ang buong Jerusalem. Ano pong naging tugon ni Herodes? Pagkabagabag. Nakabulol yan minsan nila ng pagpaulit. Pagkabagabag. O sa ibang salin, takot. Nabagabag daw si Haring Herodes sa pagsilang ni Kristo. Wow! Birth niya ni Jesus, ba't ka mababagabag? Dapat matutuwa ka. Bakit ka matatakot? Bakit kaya kinabahan si Herodes? Bakit kaya natakot si Herodes sa pagsilang ni Kristo? Eh, dapat nga masaya siya, Pasko. Bakit kaya siya natakot? Natakot po si Herodes nung isilang si Kristo kasi alam niya na yung dadating na Kristo, hari. Eh, nung mga panahong yon, si Herodes ang hari. Nangangahulugan lang na itong si Herodes ayaw bumaba sa kanyang trono bilang hari. Ayaw niya na may ibang hari. Ayaw niyang masapawan ng Kristong sanggol na nagpapakilalang panibagong hari at tunay na hari. Kaya ano ang ginawa ni Haring Herodes? Bukod sa siya'y natakot, bukod sa siya ay natakot, ginawa niya ang lahat para hindi matuloy ang pagdating ni Kristong hari. Matatandaan po natin na ipinapatay ni Haring Herodes ang lahat ng batang lalaki 2 taong gulang pababa. Grabe no, 2 years old. Kaedad lang halos ng anak kong si Priya. Pinapatay niya lahat ng batang lalaki 2 years old and below para lang huwag matupad ang hula tungkol sa pagdating ng Kristong hari, ang tunay na hari, the only king. Ganyan siya ka-insecure sa panibagong hari na darating. Ngayon ay isipin natin, gaano kaya karaming tao ngayon? Pag-isipan po natin ito. Gaano kaya karaming tao ngayon ang natatakot sa pagdating ng tunay na hari o tagapagligtas? Maraming tao ngayon ang natatakot na bitawan ang kanilang paghahari sa kanilang buhay. Natatakot sila na si Kristo ang paghariin sa kanilang mga buhay. Kasi ang tingin nila, baka pagka pinagharian ako ni Kristo, hindi na ako magiging masaya kasi meron ng magkokontrol sa buhay ko. Pag inalaw ko si Kristo na maghari sa buhay ko, parang ang boring. Baka hindi ko na ma-enjoy yung dati kong ini-enjoy. Kaya ayaw nilang bitawan ang trono ng kanilang buhay. Pero alam nyo, wala tayong dapat ikatakot sapagkat ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsabi na siya ay dumating upang tayo ay bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? He came that we may have life and have it more abundantly. Ang pagdating ng Panginoong Hesukristo ay para magbigay ng
masaganang buhay sa atin. Hindi siya dumating para sirain ang ating mga buhay. Kaya ang pinakamakabuluhang buhay, i-underline niya yan, ang pinakamakabuluhang buhay ay yung pagharian tayo ng Panginoong Hesukristo sa tuwing-tuwingan. Ang tinutukoy ko pong masaganang buhay is life to the full. It's not just material prosperity, but life of joy, life of peace, life of meaning, that even in the midst of trouble, you have joy in your heart. Because Christ is our joy. Amen? Patigin mo ang iyong katabi, sabihin mo sa kanya, huwag kang matakot. Ulitin mo, huwag kang matakot. Naibigay ang trono kay Jesus. Ang pinakamasayang buhay ay yung pong buhay na pinaghaharian tayo ng Panginoong Jesus. Akala nyo ba yung masayang buhay yung ikaw may kontrol ng buhay mo? Kamustahin natin yung ating mga sarili. Kamusta yung buhay mo nung ikaw ang nasusunod? Talaga nga bang nagiging masaya ka? Yes. Sana all. Diba kapag na-try na natin lahat, nandoon yung kabiguan, parang may kulang pa rin. So huwag nating gayanin si Herodes. Huwag nating sikilin ang pagdating ng Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Let us allow Christ to rule in our hearts. Because whether you like it or not, whether you accept Jesus as Lord, He remains Lord. Kaya kapatid, ikaw ba ay pinaghaharian na ng Panginoong Hesus? Naisuko mo na ba ang iyong buhay sa kanyang paghahari? Magandang pagbulay-bulayan natin ito dahil hindi manyapat nagsisimba tayo tuwing araw ng Linggo, agad-agad masasabi natin naghahari na si Kristo sa atin. And this is a question that we need to answer time and time again because we tend to forget about these things. Ang unang tugon, pagkatapon. Tingnan natin ang pangalawang tugon. Ang pangalawang tugon sa pagsilang ng Kristong Hari ay yung tugon ng mga pari. Tinutukoy ko po yung hindi mga katolikong pari because we have many Catholic friends. Tinutukoy ko po yung mga pari noong araw. Ang tugon ng mga pari at ng mga guro noong araw. Ang mga pari at mga guro noong araw, noong panahon ni Jesus, sila po ang may alam sa kasulatan. Sila ang may alam sa Bible. Alam nila ang mga hula at prophecy tungkol sa pagdating ni Christ dahil sila ang pinaka-religious na tao ng panahon ni Kristo. Alam nila ang Bible. Alam nila dadating na yung Jesus. Hindi pa pinapanganak si Jesus. Alam nila darating siya. Pero sa kabila nito, sa kabila ng kanilang knowledge about God, wala silang naging pakialam sa pagdating ni Kristo. Binaliwala nila ang pagsilang ni Jesus. Ang pangalawang tugon, binaliwala. Unang tugon, takot. Pangalawang tugon, so? So what? Kung nandiyan si Jesus. Yes, I know the story about Christ, but so? What's the difference? Bakit ko po nasabing binaliwala nila ang pagdating ni Kristo? Tingnan po natin ang Matthew chapter 2, verse 4. Kaya ipinatawag ni Herodes ang lahat ng namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ito na yung mga dalubhasa sa Bible. At tinanong sila kung saan isisilang ang Kristo. Verses 5 and 6, sumagot sila, alam ko, kabisado ang Bible sa Bethlehem na sakop ng Judea dahil ganito ang isinulat ng propeta, ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Judea ay hindi nga pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Judea dahil magmumula sa iyo ang isang pinuno
na magsisilbing pastol ang mga pamamayan kong Israelita. Kabisado ang Bible. Alam nila kung saan hahanapin sa Bible yung story ng Christmas. Alam nila kung saan ipapanganak ang bagong hari, ang tagapagligtas. Pero anong naging tugon nila sa knowledge na alam nila? Anong naging response nila sa knowledge nila sa story of Christmas? Walang binanggit sa Bible. Ibig sabihin na napiling knowledge lang. Ibig sabihin, wala silang ginawa. Binaliwala nila ang pagdating ni Kristo. Ni hindi man lang sila nagkaroon ng interes para siya sa atin ang pagsilang ni Jesus. Uy, nasa Bethlehem daw yung Kristong sanggol. Tara, punta tayo. Mag-selfie tayo doon. I-reels natin. Nakaka-excite dumating na yung Jesus. I-minday natin. Wala man lang ganung tugon. Ni hindi man lang sila nag-usisa at nagtanong, dumating na nga ba siya? Tingnan natin. Puntahan natin yung lugar. Wala. Hindi nila ginawa yun. Wala silang paki. Kaya heto po ang tanong sa ating lahat, mga kababayan kong Pilipino, na alam ang kwento ng Pasko. Gaano karami sa atin ang may alam sa Biblia kagaya ng mga pari at guru noon? Gaano karami sa atin ang madalas marinig ang story of Christmas? Naglalagay pa nga ng Belen sa loob ng bahay. Gaano karami sa atin madalas marinig ang kwento ng Pasko? Palagay ko lahat tayo bilang mga Pilipino alam na alam ang kwento ng Pasko. Pero hindi sapat na alam lang natin ang kwento ng Pasko. Mahalaga na matanong natin ang ating mga sarili, ano nga ba ang dating sa akin ng kwento ng Pasko? Nagkaroon ba ng malaking kaibahan sa akin ang pagdating ng tagapagligtas? O kasama ako sa karamihan na taon-taon lang pinagdiriwang ang Kapaskuhan, pero pagtapos na ang pagdiriwang, balik na naman sa dati at hindi na naman pahahalagahan si Jesus sa kanilang mga buhay. Cultural Christians, palasimba pag-araw ng Pasko, kinukumpleto ang siyam na gabi ng simbang gabi, pero walang talab ang kwento ng Pasko sa kanilang buhay. Hindi natin pwedeng baliwalain si Jesus dahil si Kristo mismo ang nagsasabi na hindi natin siya pwedeng baliwalain dahil siya ang tunay na hari. Ang sabi ni Jesus sa John chapter 8 verse 24. Juan 8:24. At seryoso si Jesus nung sinabi niya to. Kaya hindi natin siya pwedeng baliwalain. Ang sabi niya, kaya sinasabi kong mamamatay kayo na hindi pa napapatawad ang mga kasalanan ninyo. Sapagkat kung hindi kayo maniniwala na ako ang Kristo, tiyak na mamamatay kayo na hindi pa napapatawad ang mga kasalanan ninyo. Sabi mo sa iyong katabi, hindi natin pwedeng baliwalain. Ang haring dumating. Hindi natin pwedeng baliwalain si Jesus sa ating mga buhay. Not everyone will be saved. That is the fact of life. Kaya hindi natin dapat baliwalain si Jesus. Kapag hindi natin siya pinahalagahan, maaring magpatuloy tayo sa ating ikapapahamak gaya ng sinasabi ng talata. Kaya habang may oras pa, kilalanin na natin si Jesus bilang tagapagligtas at hari ng ating mga buhay. Siya ang Diyos na makapangyarihan, kaya hindi natin siya dapat baliwalain. Ano ulit ang dalawang tugon sa pagdating ng Kristong hari? Una ay pagkatakot. Pangalawa ay
pagsasawalang bahala o pagbabaliwala. Pero ang pinakamagandang tugon sa kwento ng Pasko ay ang naging tugon ng panghuling grupo. Ang tugon ng mga matatalinong mga lalaki, mga wise men o tinatawag din na mga magi. Hindi ko po talaga alam ang tamang bigkas na nasabi ni ba magi. Sabi ni ba magi. Basta wise men, basta matatalino sila, okay? Pantas, ayan. Mago. Okay. Sabi nila ang mga wise men daw, oh, by the way, hindi po binanggit sa Biblia na tatlong hari na mago. Okay? Ang binanggit lang po ay wise men. Yun po ang accurate na story. Sabi nila ang mga wise men daw ay posibleng mga astrologers na nag-aaral ng mga bituin at ng mga kalawakan. Bituin at ng mga kalawakan sa langit. So anong katumbas nila ngayon sa panahon natin? Yun din nga pala yun. Astrologers din na. Okay. Kala ko yung sasabihin niyo, hey, mga nasa kya po, yung mga manghuhula. Hindi po. Mga ano sila, matatalino sila nung araw. Katumbas nila yung mga astrologers. Ano po ang naging tugon ng mga wise men? Noong malaman nila na dumating na hari at dumating na, at nawa ito rin ang tugon natin. Sabi ng kwento, gustong-gusto nilang puntahan at sambahin ang Kristong sanggol. Nung nabalitaan nila, hindi sila natakot. Nung nabalitaan nila, hindi nila binaliwala. Nung nalaman nila dumating na si Jesus, tuwang-tuwa sila. Hinanap nila yung Kristo, nag-effort sila para hanapin ang Diyos na isinilang. Tingnan natin ang Matthew chapter 2, verse 1. Ipinanganak si Jesus sa bayan ng Bethlehem sa lalawigan ng Judea noong si Herodes ang hari. Sa araw, dumating sa Jerusalem ang ilang taong dalubhasa galing sa silangan. Verse 2, nagtanong sila, saan ba ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. Ganda ng response, no? Worship! Naisip po ba natin? Sipin nyo ha? Naglakbay sila ng malayo. Naglakbay sila para lang sambahin yung Kristong dumating. Pag-isipan po natin sandali. Naisip ba natin kung gaano kalayo ang kanilang dapat lakbayin para makarating sa sagsagan? Wala pang bukyo nun. Narinig yung sinabi ko, wala pang bukyo, wala pang jeep, wala pang bus, wala pang tricycle. Ngayon sa Tagaytay may taxi na. Wala pang taxi nun. Wala pang Grab. Naisip ba natin kung gaano kalayo ang kanilang dapat lakbayin para makarating sa sagsagan? At naisip ba natin kung gaano karami ang panganib na kanilang dapat suungin upang makarating doon at kung ilang araw sila naglakbay? Maraming nagsasabi na malamang-lamang ay hindi lamang buwan ang inabot ng kanilang paglalakbay. Pwedeng taon ang inabot, layo ah. Pero hindi naging mahalaga sa kanila iyon. Ang mahalaga para sa mga wise men ay makita nila at masamba ang isinilang na Kristong hari. Iyon ang kanilang tunay na kagalakan. Christ was their joy. The coming of Christ was their joy and happiness. Sabi sa verse 10, habang naglalakbay sila, muling lumitaw ang bituin na nakita nila sa silangan at ano pong tugon nila? Labi silang natuwa. Kita nila yung bituin. Wow, ang ganda! Uuso na ang cellphone nun. Ano kayong ginagawa nila? Nag-live. Yun yung bituin, oh, that will lead us to Christ. Eto na! Bakit kaya masayang-masaya sila nung makita nila yung napakaliwanag na bituin? Bakit kaya enjoy na enjoy silang pinapanood yung bituin? Dahil ba sa binabasa nila ang bituin iyon na parang mga manghuhula? Dahil ba aliw na aliw sila sa bituin iyon dahil kakaiba? Gumagalaw-galaw? Kumukuti-kutita? Bumubusi-busila?
natuwang-tuwa sila sa bituin na yun. Palagay ko po ay hindi. Masayang-masaya sila na makita ang bituin iyon dahil ginagabayan sila ng bituin patungo kay Kristo. Kaya brothers and sisters, sa mga tunay na kumikilala sa Panginoong Jesucristo, ang mga bagay na patungkol sa Diyos, ang mga bagay na pinapahalagahan ng Diyos, ang mga bagay na nagtuturo sa atin tungkol sa Diyos, ang siyang tunay na nagpapasaya sa atin gaya ng kanyang salita, panalangin, at pagtitipon sa church. Ang mga bagay na ito nagbibigay kagalakan sa mga tunay na umiibig sa Diyos dahil kagaya ng bituin sa kwento, inihahatid tayo ng mga ito patungo sa ating Panginoon at tagapagligtas. Tingin ka sa iyong katabi. Sabi mo sa kanya, what makes you happy? There are many reasons na pwedeng ikagalak ng mga wise men. Maaring yung trabaho nila, maaring yung career nila, maaring yung kayamanan nila, because they are people of status. Pero nung oras na yon, willing silang iwan ng lahat kasi natagpuan nila yung tunay na magpapasaya sa kanila. At yung mga bagay na kaugnay nung tunay na magpapasaya sa kanila, yung din ang nagbibigay sa kanila ng excitement each time. Tayo ba'y excited sa pag-aaral ng Word of God? Tayo ba'y excited sa ating personal time with the Lord? Excited pa ba tayo sa simbahay? O kung ano yung nagpaka-excite sa mga tao hindi kumikilala sa Diyos, yun na lang din ang atin. I hope may kaibahan. Because we are wise people. Ano muli ang naging tugon ng mga wise men sa pagdating ni Jesus? Sabi sa verse 11, letter B, pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang sanggol at ang ina nitong si Maria. Lumuhod sila at sumamba sa sanggol. Siguro with tears in their eyes because finally, they have met the Savior and the King. Nagpatirapa daw sila at sumamba sa Panginoong Hesukristo. Lumuhod sila kay Kristo para sambahin. Hindi kay Maria, hindi rin kay Jose, at mas lalong hindi kay Santa Claus. Alam nila ang tunay na diwa ng Pasko ay si Kristo na kanilang niluluhuran. Hindi ang kung sino man. Hindi ang mga regalo, hindi ang handaan, hindi ang kasiyahan, hindi ang mga walang tigil na party. I will tell you, pagpasok po ng December, non-stop na ang parties. Pero nawa, huwag po nating malimutan ang tunay na diwa ng Pasko, si Jesus. Ang mahalaga ngayong Pasko, si Kristo ay iyong buhay. Christ is your life, sapat na iyon. Verse 11, letter B, inilabas din nila at inihandog sa sanggol ang mga dala nilang ginto, insenso, at pabangong mira. Ano po yung dala-dala nila kay Kristo? Ginto, insenso, pabangong mira. In English, gold, incense, and myrrh. Ang mga regalong ito ay kayamanan, mga mamahaling hiyas, pero kung itutumbas kay Kristo, maliit ito. This is not enough to really adore and praise Christ before them. Ang ginto, insenso at pabangong mira ang pinakakayamanan ng mga tao nung araw. Kaya yung pagdadala ng wise men
ng mga kayamanang ito ay nagpapakita ng kanilang pagpapahalaga kay Kristo. Nakikita niyo po ba yung nakikita ko? Ito ay mga mamahaling hiyas. Ito ay mga kayamanan dinala nila kay Kristo. Pagpapakita, mas pinapahalagahan ko si Kristo. Dito kami mag-i-invest. Dito kami mag-i-invest ng time, ng effort, ng resources. Ganun din kaya ang posture ng ating heart na may mas pagpapahalaga tayo kay Kristo kaysa mga anumang bagay sa mundo. Pansinin natin yung unang regalo. Ano yung unang regalo? Gold. Ginto. Ang ginto po, alam nating lahat, mamahalin. At dahil ito ay mahal, ito ay iniririgalo sa mga matataas ang katungkulan, kagaya ng mga hari. Hindi ito binibigay kung kani-kanino lang nung araw. Binibigay ito primarily sa mga taong mataas ang katungkulan, kagaya ng mga emperor, kings. Kaya ito ang nakita ng mga wise men na karapat dapat irigalo sa tunay na haring dumating. Gusto nila siyang parangalan. They wanted to honor the true king. Kaya po yung ginto ay pagkilala na si Kristo ay hari. Grabe no, may hari na nung araw si Herodes. Pero sinasabi ng wise men, ito ang totoong hari. Pangalawa, mapapansin ninyo na nagregalo din sila ng frankincense o insenso. Noong araw, ang insenso po ay simbolo ng pagsamba. Kapag daw ang insenso ay sinusunog, ito daw ay magre-resulta sa napakabangong usok na ginagamit sa pagsamba sa Diyos sa mga templo noong araw. Kaya akaling dumating ay kinikilala naman nila bilang Diyos. Ginto, pagkilala kay Kristo bilang hari. Insenso, pagkilala kay Kristo bilang Diyos. Pangatlo, nagregalo sila ng mira o myrrh. Ang mira ay napakabango daw at pwede daw itong gamitin bilang insenso, pero pwede din itong gamitin bilang pabango. At ito daw ang isa sa pangunahing sangkap o mga spices na ginagamit kapag inihahanda ang katawan ng taong pumanaw sa pagdidiin. So yung mga taong pumapanaw noon, nilalagyan nila ng mira para gumango. Ito muna kasi silang lang ni Kristo, bakit ang iniaalay nila pang patay? Sumagi ba yun sa isip ninyo? Pang patay yun, pabango sa patay, bakit iniaalay ni Kristo? Nangangahulugan lang na alam na ng mga wise men na sa kapanganakan pa lang ni Jesus ay nakatadhana na siyang magbuwis o mag-alay ng buhay para sa kanyang bayan. Kaya masasabi natin na ang Pasko o ang pagsilang ng Panginoon ay magkakaroon lamang ng totoong kahulugan kapag ito ay ating iuugnay sa kamatayan ng Panginoon Jesus Christ. And right there is the gospel. The child that was born was destined to die for the sins of his people. Kaya magkasama at magkadugtong ang Christmas at Holy Week. Hindi sila dapat pinaghihiwalay. Kapag tayo ay nagkaroon ng totoong pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo, gaya ng mga wise men, gugustuhin din natin na parangalan siya bilang hari. Sige, simbolo ito ng ginto. Gugustuhin natin sambahin siya bilang Diyos. Sige, simbolo ito ng insenso. At gugustuhin natin kilalanin siya bilang manunupos. Sige, simbolo ito ng mira. Tatlong tugon. Takot. Pagsasawalang bahala. Pagsamba. Sana ang tugon nyo yung panghuling tugon. Bilang pagtatapos, nais kong iwanan sa inyo ang ilang mga katanungan. Gaano kahalaga si Kristo para sa iyo? Ano ang kahulugan ng Pasko para sa iyo?
Ito ba ay mauuwi lamang muli sa maraming selebrasyon, kainan, mga palamuti, mga regalo, party here, party there, party everywhere, nasta party? Wala nang masama dyan. But be sure na gawin po natin ang Christ-centered. Malilimutan na naman ba natin si Kristo na sentro ng Pasko? O magbubunsod ang Kapaskuhan para lalo tayong magpuri, magpasalamat sa kadakilaan ng ating tagapagligtas at sa dakilang kaligtasan ay binibigay niya sa sino mang sumasampalataya sa Kanya. Kaya ngayong umaga, kung hindi mo pa kilala ang ating Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas at Panginoon, nawa ito ang maging panahon upang ikaw ay lumapit sa Kanya, magpakumbaba at kilalanin siya bilang Hari at Panginoon ng iyong buhay. Kung ikaw naman ay isa sa mga nagtitiwala na sa Kanya, naway lalo mong paglalinin ang iyong pag-ibig sa Kanya, huwag tayong magpapetiks-petiks sa ating spiritual life, magpakainit tayo, at ang ating pagkamangha sa Kanya ay ating panatilihin at naisin natin na ipakilala siya sa mas marami pa. At naway maging liwanag tayo sa gitna ng celebrations that will take place starting this month. Manalangin po tayo. Bow your heads, please. Sa ilang sandali, let us spend time in reflection. Balikan po natin yung message na ating napakinggan. Sariwain natin yung mga reminders ng Panginoon. Let us make a commitment to this God, to this sovereign God, to this King who was born for us, His people. Just like the wise men, let us honor Him. Just like the wise men, let us adore Him. Alam ko po na gumagalaw ang Diyos sa oras na ito. Mula dito sa harapan hanggang dyan sa likod. Even to those people at the back, you don't see me, but the Lord sees me. You don't see me, but you hear this voice. Maybe this is your prayer. Lord, my heart is so hardened. Lord, matigas yung puso ko. Nahihirapan akong isuko ang sarili ko sa'yo. Pero ngayon nakikita mo that your heart is hardened. Praise God for that. And I know that the Lord will bless you with the ability, with the willingness to embrace His Lordship and His reign over your life. Hindi po natin kaya. The very reason why Jesus came to this earth is because sobrang serious ng ating kasalanan, sobrang serious ng ating kalagayan, sobrang seryoso ng ating pangit na kalagayan na kailangan na niyang bumaba kasi hindi tayo makalapit. Naway makita mo kung gaano kalaki ang habag ng Diyos sa'yo. At ngayon, pagpasalamat mo na binibigyan ka ng Panginoon ng
kakayanan na mag-repent, kakayanan na makalapit sa Kanya. Siya ang unang lumapit kaya nakakalapit ka. Siya ang unang nagmahal kaya nakakapagmahal ka sa Kanya. Thank you.
Your life to Jesus. Willing to love Jesus because He first loved us. I want you to raise your right hand to God and I will pray for you. Thank you for raising your hands. Lord, you see these hands that are being raised right now. Papakita po sila, Panginoon, ng kanilang pagnanais to follow you, to embrace your lordship and your reign over their lives, because you are king and your reign will never end. God, give us the grace, give us the ability, and we thank you for that, Lord, for that ability and for that grace to surrender our lives to you. Thank you, God, for your enablement. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng kakayanan na makasunod sa iyo at sa iyong mga kautusan at sa iyong kalooban. Thank you, God. Lord, I know these hands that are raised right now, meron din po silang mga pangangailangan sa mga oras nito. Some of them, Lord, some of them came here with so much loneliness, with so much sadness and worry and stress. Some of them came with sickness and disease. Some of them came with financial needs, Lord. God, out of your abundant blessings in heaven, we ask that you will bless every hand that is raised right now. Because we know, God, you're a God who provides for your people and hindi ka magpapabaya sa iyong mga anak. Bless the work of their hands, God. And Lord, we ask for favor for those who are sick, Lord. Bless them with your healing, Lord God. Because Lord, we know you are the God who can heal. Walang imposible sa iyo, Panginoon. And Lord, we also ask that you will grant peace to those who are in distress. Those who are feeling down, those who are feeling hopeless, bless them, O God. Bless them, Lord. And God, right now, we also intercede for our nation. Kanina, Lord, nabanggit na may paparating na naman na bagyo. God, as we raise our hands, Lord, and as we pray for our nation, we ask that you will spare the Filipino people from harm, O God. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Iadyan niyo po, Panginoon, ang pagkasalanta o pananalanta ng bagyong ito. We ask for your mercy. We ask for your grace. We are dependent on you alone. Thank you, God. We honor you. We praise you. God be all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
after the preaching of the gospel, parating ang suffering o about the yung hapag ng Panginoon na ating pinapalitan. Agad ito po ay sentro din na kaganapan ng misyon ng ating Panginoon in suffering. Now we know how much it's cost na ating mga kasalanan ay nawala sa atin at natalaga sa krus ng Panginoon sa Kristo. The picture of the Passion of Christ, makapanood po na kayo po kakulagay. Kaya maging po ito ay inuturo ng pagtanggap ng banal na hapag ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 11, verse 27-18, na kinakailangan sa pagtanggap natin ito ay makita natin kaharapan. Natanggap naman ito ng nararapan. Sa paano pong paraan, makita natin yung ginawa ng Panginoon sa atin. Naparitos yan para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Naroon po ang pag-ibig ng ating Panginoon sa ating lahat. Yan po ang magtatapos sa pagpapakita at pag-demonstrate ng pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi siya na natin yung bata. At there is a 33, napaka-ibig panahon. He suffered a mysterious death at the cross for us. Inapon niya ang pagbabayad sala. At nagkaroon na pala kita sa kalagayan ng katuwiran. Sa paningin ng Ama, sa ginawa ng Kristo, tayong lahat naman ng palataya ay malinis na. Amen po ba? Amen. Tanggapin po natin ang lahat. Tanggapin din po natin ang inubing isipin ng kanyang tulad. We are freely forgiven. Praise God. Hallelujah! Napakagandang mensahe ng kapanganakan ng ating Panginoon. Ngayong araw na to, mas na-realize natin na ang mundo talaga'y napaka-cruel. Kahit ang Panginoon ginudge, but still, we always have a brand new day to celebrate. Hindi lang po tuwing Pasko tayo magse-celebrate sa existence ng ating Panginoon, mga kapatid. Every day na nandito tayo, such a blessing. And ang pagdating ng Panginoon sa ating buhay ay dapat natin i-celebrate araw-araw. Tama po? Okay, so since we are very happy today sa napakagandang mensahe ng ating pastor, ilagay po natin ang ating mga kamay para sa ating binti, para sa ating problema. Sabay-sabay na po natin basahin. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhaw. Ang bawat isa ay hubutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, pwede na po tayong magsiupo. And we are very happy because we do have a guest today, si Miss Marnie Hernandez. Pwede po tayong tumayo, ma'am, ma'am Marnie. Dito po si Ma'am. Ayun, andan po siya sa baba, mga kapatid. So, welcome for coming po sa aming Blessings in the Word, Ma'am Marnie. Okay, so let's extend our hand to bless our kapatid downstairs po. Let's bow our head. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ni Sister Marnie sa pagdating po sa aming tahanan, Lord God.
Isang napakagandang balita po ang kanyang narinig, ang existence ng Panginoon. And I know, ang buhay ni Sister Marnie ngayon pa lamang ay pinagpala ni na Panginoon. May everything that she touches be blessed in Jesus' name. We pray. Amen. Okay, salamat po for coming, Sister Marnie. Alright, so let's come on to our... Okay, so before we welcome or do our announcements, meron tayong magandang balita, our good news and testimony from Brother RV. Okay, sige po. Yeah, palakpakan po natin ang magandang balita. Magandang lalaki po sa inyo. Sige, mapapalang palo po. So, good morning po sa amin natin. So, ako po, sa mga hindi nakaka-posty, halos lahat po ay hindi ako kilala. So, kasi ako po ay si RV Cruz, kung hindi po ako si John Lloyd Cruz. So, si RV Cruz po, from Pohokwan sila, Cavite. So po, sa hindi po nakakalam, ang Pohokwan ay 40 minutes away pag meron kayong sasakyan papunta dito. Pero pag nagbiyahe kayo, abutin kayo ng 2 hours sa hirap ng biyahe sa akin. So yun, natito pa ako sa harap nyo upang magpatotoo kung para maibahagi sa inyo kung ano ba yung buhay ko before and after ko makilala si Christ sa aking puso. Before siya maghari sa aking buhay. So ako po ay lumaki. Nagpalagay po sa akin ng aking, siyempre, ang aking mama. Single man po siya kasi maaga pong nawala ang aking papa. So ako po ay lumaki sa isang mahirap na pamilya. So that time, kabataan ko, kino-question ko si Lord, Lord, bakit sa ganda ang pamilya lumaki? Bakit hindi sa mayaman? Diba? Pwede naman lumaki pa sa mabuhay ako sa isang mayaman na pamilya, may kaya. Pero alam nyo, pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi dahil sa mama ko, dahil sa ganun ng pamilya ko lumaki, ay nakakilala ako sa Panginoon. Which is yun ang napakahalaga sa akin. Kaya two weeks ago, kung si Pastor Nestor yung nag-ano dito, diba, na-share ng bali ng salita ni Lord, mahirap pumasok sa isang mayaman sa walang. Diba? So, praise God kasi na-realize ko nung nakakilala na ako sa Panginoon. Kasi, nung kabataan ko, naalala ko, isa sa naging motivation ko, yung one time inutusan ako ng mama ko na pumunta sa tindahan, hindi para bumili, para umutang, ng isang kilong bigas. Kasi wala kaming pagkain eh. So, nagpunta ako sa tindahan, nagsabi ko, kamag-anak rin namin nung ano. Nagsabi ko, pwede raw makapautang daw po si mama na isang kilong bigas. Kanyang hindi kami pinautang. So kasi may utang para si mama. Yes. That time. So natulog kami ng ano. Walang kinahin. Nagutot lang. Kaya pinangako sa sarili ko na masisigap ako para sa mama ko. So fast forward kasi masyado mahaba para sa kabataan kaya. So nangarap ako. Then 18 years old ako nakakilala ako sa Panginoon. So it was 2010, September 10, 2010. 2010. So, kayo na akong maghala kung mag-add kung ilang taon ako ngayon. So, yun po yung kabataan ko. Then, 2014, nakapag-Saudi ako, nakapag-adult ako. Just to let you know po, hindi po ako nakapagtapos ng college. So, pero nakatapos naman po ako ng high school. So, high school graduate ako. Nag-apply ako pag-uuna ng Saudi, many times kong I think 6 times or more than 6 times po akong na-cancel yung flight ko. So nakaranas po ako na sa mismong immigration na ako. Na sa immigration na ako. Papasok na lang ako sa immigration, hindi pa ako natuloy. So nakapag-uwi pa ako sa bahay. So umabot pa rin ako, kinuha siya si Lord, bakit ganun? Bakit kailangan mangyari sa akin ito? Bakit? Talagang inaano ko si Lord. Lord, pero pinag-pray ko pa rin na, Lord, please, bigay mo sa akin ito. Kailangan ko ito eh. Ito yung gusto ko. Kasi ang tingin ko noon, basta nakapag-upload ka, magkakapera ka na. So, ayun po. Then dumating yung time na, yun nga, 2014, natuloy naman po yung pag-ano ko, pag sa Saudi ko. Then pagdating, hindi pa ako na-arap ng Saudi. From Philippines going to Riyadh po, it will take 9 or 11 hours, hindi ako nagkakamali. Pero inabot ko, sa biyahe ko, inabot ko ng 4 na araw bago makarating sa pupuntahan ko. So ang nangyari po nun,
from Philippines ang nagbiyahe po, pumunta ako ng Singapore muna. Then, na-delay flight po at naiwan ako ng aeroplano. So, sa Singapore. So, inayos lang, usap po naman, hindi, wala pong cellphone doon. Ah, may cellphone ako, pero wala pong pang-messenger. Talagang text lang po. So, ganun po ang kahirap dati. So, yun po. From Singapore, na-text ko naman po yung sa agency ko, which is tinulungan naman po nila ako, bilhin ako ng bagong flight. Then, nakarating po ako na from Singapore going to Mumbai, India. So, sa Mumbai, India po, paglabas ko ng aeroplano, hindi umarang po sa akin. So, binukod po ako. May mga, pero solo lang po ako. Pero sa mga nakapukod, may kasama po ako doon. So, kinausap nila ako, hindi raw po nila ako pwedeng patuloyin sa pupuntahan ko kasi pending daw yung ticket. So, syempre, mag-isa lang ako and I was 22 or 23 years old that time. Siyempre, tapos mag-isa ako. So, kinakabahan ako. Tapos, pinagbabayad nila ako ng $600 para makarating ako sa pupunta ako sa Riyadh, sa Riyadh nga. And, syempre, wala naman po akong pera. So, hindi ko na po talaga alam po. Ano, iyak na lang po akong iyak sa Mumbai, India, sa airport po. Then, ang nangyari po, mismo airline po ang nagpadala sa akin sa Abu Dhabi. Then, pagdating ko naman po ng Abu Dhabi, sa mismong aeroplano, nasa loob pa ng aeroplano, in-announce po yung pangalan ko na huwag daw po akong tatayo sa aking ginawakuan. Then may lumapit po sa akin, hindi po maintindihan yung salita kasi Arabic na yung salita nila eh. Pero meron na lang po isang Marites doon na naintindihan ko. Ang tinanong po doon sa lumapit sa akin na may kausap sa po, eh kung ako daw po bahay drug dealer. Yun. So talagang takot na takot po ako ng talagang prayers lang po ang pinakahawaan ko. Yun lang po talaga ang meron ako. Then, nung pumunta po, nung dinala po nila ako sa front desk sa Abu Dhabi, kain na po ako ng maluwa kasi may Pinay naman po, at least may nakakaintindi sa akin. Pinay nakausap ko po. So, ang plano po nila sa akin ay ipulo dahil pinaghihinalaan po ako yung mga traffic. So, praise God kasi hindi naman po natuloy yung pagulong nila sa akin. Then, nakayos naman po nung agency that time. Kaya po inabot ng 4 days bago ako makarating sa Riyadh. Then, nasa mga po sa Riyadh. Then, habang dun po, natuloy lang po yung trabaho, tinuloy ko pa rin yung trabaho for 2 years, tinapos po yung kontrata. Pero doon ko po kasi na-realize na ganun pala talaga. Kasi hindi pa ako nakakalis ng Pinas, pinapaalam na ni Lord yung ano eh, na huwag ako dumating doon. Kasi nung nakapunta ako doon, grabe po talaga napakahirap na naging trabaho doon. Nakaranas po talaga ako na umiyak po ako habang nagtatrabaho. Ako po kayo naging waiter doon, barista waiter. Grabe po ang tingin nila sa atin, sa mga Pinoy. Napakababa po talaga. Nakaranas po, binabawas ako ng minu sa mukha. Mga ganun po, mga nasuntok ng mga customer. Ganun po talaga, which is hindi ka naman makadagat eh, kasi iba yung bata sa kanila eh. So, yun po, doon ko po naisip, doon ko po na-realize na pag pala ipinilit mo ang gusto mo, worst ang mangyayari sa'yo. So, from that time, nag-start na akong mag-pray sa Panginoon. Kasi before, nung pinipray ko sa Panginoon, Lord, ibigay mo sa akin ito, kailangan ko. Pag may hiniling ako sa Panginoon ng prayers ko ngayon, Lord, kung hindi ito ang para sa akin, alam kong ikaw ang gagawa. Hindi matutuloy ito. May mga bagay ako na gusto. Yes, I will do my best para makamit yung bagay na yun. Pero, once na hindi ko nakuha yun, ibig sabihin, ang sagot lang ni Lord, no or wait. Ganun lang naman po yun eh. No, wait, or never. Ganun lang naman po yung sinasagot sa atin nito. So, then, pag-uwi ko po, 2016, naka-uwi po ako ng Pilipinas. Pero nag-apply pa rin ako ng Saudi. So, makulit din ako. Pero, yun po, habang one week pa lang po ako nakarating ng Pilipinas, nag-apply po ulit agad ako. Then, natanggap po ako sa, ano naman po, Jakarta. Alcobar po ang pupuntahan ko. So, tapos na po ako ng medical. So, waiting na lang po ng flight ko. Which is, hindi naman po natuloy kasi that time po si Duterte na yung nanalo eh, na presidente. Which is, naghigpit po siya sa maglabas ng visa dahil po sa mga nangyayari sa mga kababayan natin sa bansang. So, hindi po ako natuloy makalis. Pero hindi ko na po ipinilip kasi yun po ang prayers ko eh. Hindi ko na po pinilit, ayaw ka na po mangyari sa akin yung nangyari nung una. Then, pag ang ginawa ko po, nag-apply po ako dito sa Pinas, natanggap po ako dyan sa MOA, naging
Actually, inulito po, hindi po ako napag-aral, pero naging assistant manager po ako sa restaurant dyan sa MOA. Wala po kami manager, so, pero ako naging assistant manager ako. So, yung praise God. Then, doon ko po nakilala yung ano, yung nagsabi sa akin na ako po ay mag-try mag-barko. Then, sinubuhan ko po, na kasi bata pa lang ako, pang-araw po na po maging seaman. Which is, hindi naman natuloy kasi nasa kahirapan ng buhay, hindi ako nakapag-aral. So yun po, nag-apply ako ng barko. Natanggap naman po, praise God. Pero yun nga po, makikita mo yung gawa ng galaw ni Lord. Eh. Kasi yung mga nakasabay ko talagang tapos ng 4 years course, tourism, HRM, mga 4 years, mga bachelor, ganyan. Ako ay hindi na ako pagtapos. Ang tinignan lang po sa akin doon ng, ano, ng interviewer, yung naging experience ko sa sauna. Galing mo. Kumbaga yung course na nangyari sa'yo, pwedeng gawin ni Lord na ano. Na opportunity para sa'yo, para baguhin yung buhay mo. So yun, praise God, kasi the time natanggap ako, which is until now, nagkaroon ako ng babago ako. So kung hindi nyo ako makikita next month, hindi po ako nag-backslide, ha? Sana lang po ako. Kami po mag-asawa, ang misis ko po. Kami po ay pinagpala nila na makapag-babago. Which is doon po nagsimula yung maayos na, kahit pa paano po ay maayos na buhay. And right now po, sa blessing ni Lord, may sarili po ang bahay at si mama ng mother ko po. Dahil po dati nga nakikitira lang kami. So mother ko po, pinagpala po talaga kami na ma-provide namin ng bahay. So to God be the glory po talaga. So ako po kasi dati, nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, grabe ako mag-isip. Dumating po ako sa point na muntik ako pong tapos ng sarili kong buhay. Ganun po ako ma-stress. Pero simula nung lumukod ako sa Panginoon, talagang I surrender my life to Him. Which is binago niya talaga. So yung pinang live verse ko na pinangahawakan niya yung Jeremiah 29:11. So pag may mga bagay ako na hindi naiintindihan, pero ngayon po ang iniisip ko na sinabi ni Lord na, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, not to harm you, but to prosper you, to give you hope and future." So yun talaga yung pinangahawakan kong live verse. So katulad nito, kung tatapusin ko yung ano yung testimony sa San Ispresyo. Natutukawa ko naman yun. Sa tingin nyo ba, isipin natin isang tumanong problema. So kung mahawakan ko to ngayon, magaan siya, di ba? Pero pahawak nyo sa akin maghapon po, tuwunti akong makangawi hanggang sa hindi ko makaya. So ang kailangan lang natin gawin, ibigay natin sa Panginoon. Give natin sa Panginoon kasi ang kakayahan ng mga tao, natin mga tao ay limited lang. Pero ang sa Panginoon, limitless siya. Kaya i-surrender natin lahat sa Panginoon. So yun lang po, pagpalain po tayong lahat. Pagpalain natin yung sister. Sister White. November 30. So alis natin mapapatid ng November 30. Kasama ka lang. Wow. I would say for the Christians, they are Christians. Let's pray. Panginoon namin po, inatas ang dalawa naming kapatid ko ito, ang mag-asawa ito, na sa kanilang paglalakbay o sa kanilang destination sa barko, na kanilang employment load, ay ito po ay mission trip nila. Magamit ko po ang mag-asawa ito na iwanan para sa maraming naniniman doon. At ngayon po, Panginoon, yamang itinalaga mo sa puso ng mga kapatidami ito ang pag-ibig sa iyong mga salita, naroon din ang pag-ibig sa kapwa at pagluluwan natin sa iyong pangalan. Habang sila naroon, may your divine protection be upon them. Always the covering of your most precious blood be upon them, Lord. At anuman po ang mahipo nila. At may pangangin ay pamakagpala. Gamitin mo po ang mag-asawang ito. O
at departe lang sa Diyos kita. In Jesus' name. Amen. Yun, nakakakilig yung kwento ni brother. Pang-klase talaga si Lord. Ganyan ka din si Lord. Medyo nakarelate ako dun sa pinapin kumuutang pero hindi pinautang. Ganun talaga. Medyo dumadaan tayo sa hardship kasi ganun ang test of faith. Diba? Isa rin akong testimony ng blessing, wonderful blessings ng Panginoon. Kaya I also cry for happiness for brother. And may you have a good journey. And I know you will meet good people na mai-inspire din ang stories. So let's go on sa ating announcements. Alright, for our covenant meeting every Tuesdays, it's called the Five Solas. So that's 5:30 p.m. to 7 p.m. Next, our Blessed Children Ministry Sunday School is open for ages 3 to 12 years old. So dalhin po natin ang ating mga kids. Next. Okay, and also our weekly youth fellowship every Saturday, so 5 to 7 p.m. Open po ito sa lahat ng youth natin, hindi sa mga taga-blessings. Yes po? Next is Sunday worship services, morning fellowship at 9 to 11 a.m. and evening fellowship at 7 to 8:30 p.m. And the host a home prayer meeting for your family, so it's called Simbahay. So we do have a guide at our FB group and page for. And also, we are still looking for instrumentalists, keyboardists, bassists, lead guitarists, and drummer for our praise and worship team. So lahat ng may mga talents po dyan, ilabas din ako po. Alright, so we're good to go. Then let's go on another blessing and for the exhortation to give, Sister Rosa. Okay, so magandang umaga po sa ating lahat. Isa nga po muna ng blessing shout. Okay. So, salamat po Pastor Joshua sa napakaganda mo pong message. Talaga pong naramdaman po namin na talaga pong Christmas is fast approaching. At di ba nga po ng Pasko ang sinasabi, wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Okay, so tayo po ay dadako na po dito po sa ating giving. So, ito po yung pinaka-exciting part ng ating Sunday service, yung pong pagbibigay. Bago ko po basahin yung verse, tatanungin ko po kayo, ano po ba yung ibig sabihin ng pagbibigay? Ang pagbibigay po, it is an act of sharing and caring. Bakit po ba? Kasi po ito ay transfer of one possession to another. So kapag po tayo ay nagbigay, nakakaramdam po tayo ng kasiyahan. Bakit po? Kasi po yung ating tao, yung po mga tao natin pong binigyan, kapag po nakita natin na sila ay masaya sa ating ibinigay, tayo rin po ay nakakaramdam ng kasiyahan. And so, ganun din po kay Lord. Ang sabi po, kay Lord po, ang pagbibigay is an act of obedience. Tayo po ay susunod sa kung ano po yung kanyang sinasabi. At ang sabi nga po dito po sa verse sa Malakay, sa verse ng Malakay 3:10, ano po yung sinasabi niya po? Dalhin niyo ang buong buo ang inyong ikapong bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking templo. Subukin ninyo ako sa mga bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Okay, nakita po natin sa verse, ang Panginoon Diyos po, ang pangako ng Diyos kapag tayo ay nagbigay, bubuksan daw po niya ang langit ng mga pagpapala, ng masaganang pagpapala. Ang sabi po, hindi po konting pagpapala, kung hindi masaganang pagpapala. Hinahamon po tayo ng Panginoon kasi alam po niya
na siya po ay tapat sa kanyang mga pangako. Kung ano po ang sinabi ni Lord sa atin, yan po ay nagaganap. Gagawin ng Diyos ang kanyang sinabi kung tayo po ay susunod sa kanyang sinasabi, sa kanyang kagustuhan. At ang sabi pa nga po sa verse, yun daw pong ating ibinibigay ay katugunan ng pangangailangan ng kanyang templo. So, sino po ba yung templo ng Diyos? Tayo po yung templo. Ano po ang sabi? Katugunan ng pangangailangan ng templo. Tayo po ang templo ng Panginoon. Ano po kaya yung ating pangangailangan? Marahil po ito po ay yung ating lagi, palagi ang pakikinig ng kanyang mga salita wherein na tayo po ay namumold, nagkakaroon po tayo ng isang pagbabagong buhay na nagmamanifest po sa atin yung mga salita ng Diyos na ating nakikinig kung kaya nga po tayo ay nabibless. So, paano po tayo makatutulong sa mga tao na hindi nakakarinig ng mga salita ng Diyos, lalo na sila po ay walang time ng pag-attend sa simbahan katulad po ng ginagawa natin. Meron po tayong mga manggagawa na humahayo, nagsishare ng Word of God kung saan niya undako na hindi nararating ng salita ng Diyos. At napakating bagay po yung atin pong ibinibigay upang tayo po ay makapagpalaganap ng kaharian ng Diyos. Yun po yung sinasabi ni Lord sa kanyang verse na ito pong ating pagbibigay ay katugunan ng pangangailangan ng kanyang templo. Kasi sa pagsishare po ng mga manggagawa ng Word of God, which is ang ginagamit po natin yung ating pong naisishare ng mga blessing na nanggaling kay Lord, nagiging bahagi ng ating pagbibigay. Yan po ay malaking katugunan na ginagamit ng mga manggagawa upang makapaghayo ng kanyang salita. So, as of now po, yung po mga tao na gustong kayong mga kapatid ko na narito, kung gusto po natin tayo po ay makasama sa pagpapalawak, pagpapalaganap ng kaharian ng ating Panginoon, ilabas na po natin yung ating po mga kaloob at handog at atin po itong ipag-pray. Ama namin banal, lumakapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa inyo sa umagang ito. Higit po sa lahat, Panginoon, sa kalakasan ng katawan at sa buhay ng bawat isa po sa aming Ama. Kami po ay narito, Ama, tanggapin mo po ng malugod. Sa inyong kaharian, Ama, ang aming kaloob at handog na narito na naging bahagi rin po ito ng mga pagpapala na iyong pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Maging mabangon sa iyo po nawa ito, Ama, sa iyong kaharian, makapagpalaganap ng iyong walang hanggang templo, Panginoon, makaakit ng mga tao na hindi nakakarinig na iyong salita, magamit, Ama, ito upang mapalawak ang iyong kaharian at Panginoon. Ama, pagpalain mo po ang mga bawat tao na nagkakaloob at kapag ibalik mo po ito sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. At ganun din po, O God, itinataas po sa inyo mga kapatid ko na narito na wala pa pong kakayahan na makapagkaloob, Panginoon. Buksan mo po ang bintana ng langit, ang bintana ng pagpapala para po sa kanila. Ibuhos mo po sa kanila ang mga pagpapala, Panginoon, wherein, Panginoon, na magiging dahilan, magiging daan upang sila po ay makasama rin po sa pagpapalaganap ng iyong templo, Panginoon. Ama, maraming salamat at ang lahat po na disambit na langit po namin sa banal na pangalan ng Anak na si Jesus. Amen.
Let us all pray. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you. May He grant you peace and bless you wherever you go. You are blessed in the city and blessed in the field. You are blessed coming in and you are blessed coming out. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Spirit be with you all. In Jesus' name we pray.